talk to this. Okay guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gamitin o maging familiar sa layer. Si layer kasi guys, isa ito sa pinakamahalagang tools na ginagamit natin dito sa Photoshop. Kasi siya yung nag-organisa, nag-arrange at nag-separate ng ating design. Paano ba gumawa ng layer? Punta kayo ng tools panel at hanapin nyo yung layer palette. So pag natagpuan nyo na yung layer palette, dito kayo sa bandang baba, mayroon ditong pitong icon. At hanapin nyo yung parang papel. Ayan. So, create new layer. Click nyo siya at makakagawa kayo ng layer 1. So, lalagyan natin ito ng object. At gagamit tayo ng gradient tool. Ayan. Tapat nyo lang dito yung contour. Tapos, click nyo yung direction kung saan nyo siya gustong lagyan. Pagkatapos, bitawan nyo na. So, ayan. Nakagawa na tayo ng gradient sa layer 1. So, gawa naman tayo ng layer 2. Ayan. Dito naman, gagawa naman tayo ng square. So, ayan. Gawa tayo ng square. Ayan. Fill natin yung loob niya. Gamit tayo ng paint bucket. Ayan. At ibahin natin yung kulay. Ito yung ating paint bucket. So, ayan. So, ngayon, gagawa naman tayo ng layer 3. Tapos gamit tayo ng brush. So, ang kulay ng brush natin, pwedeng dilaw. Ayan. So, ito yung ating brush. So, ayan yung ating brush. Napapansin nyo guys, no? Kung sino yung nasa pinakataas, siya yung mangibabaw. At yung pinaka nasa ilalim, siya yung nasa pinakailalim. Ano? So, may paraan pa para makagawa tayo ng layer. Automatic na gumagawa ng layer. Ito yung ating shape. Ayan. So, gawa tayo ng shape. Circle. Ayan. So, nakagawa tayo ng shape. Ayan. Ito yung ating shape layer. So, tapos, drag naman tayo ng ibang image. Drag natin. Tapos yan. Automatic na rin siyang naggagawa ng layer niya. Ito yung pinaka-layer niya. No? Ayan. Katapos, doon sa text, pwede rin tayong makagawa na automatic na layer. Halimbawa, ayan, type natin, example. Ayan. Buy natin yung kulay para kita. Ayan, example text. So, may iba't ibang layer na tayo na nandito, no? So, yan. Ngayon naman, duduplicate naman natin yung layer. Gagawin natin, pwede tayo mag-shortcut key o kaya naman right-click. Tapos, hanapin nyo yung duplicate layer natin. So, yan yung duplicate. So, click nyo yan. Tapos, click ulit. Duduplicate na yung ating layer. So, pwede naman. Ang gagawin natin, shortcut key para mabilis, Alt plus left click and drag yung object nyo, no? O yung layer nyo. Tapat nyo yung contour doon sa line, katapos bitawan nyo. So, yan, nakagawa na tayo ng layer nya, no? So, hanapin natin, ayan. At pagkatapos, guys, so, na-duplicate na natin. Gusto naman natin na alamin kung ano yung nandito sa baba niya. So, para saan ba ito yung mga icon na ito? Itong 7 icon na ito. So, punta tayo dito sa link niya. Link layer. Click nyo yung dalawa para ito guys doon sa mga ayaw mag-merge ng layer. Kasi yung iba kasi ayaw nilang i-merge pero gusto nila sabay iyon na magagalaw ng move tool. Oh, sabay silang gagalaw. Ayun. Ang link layer, pagsasamahin niya itong dalawang layer na ito, no. So, click tayo. Click natin yung icon na to, tapos malilink na yung layers. Kaya pagka minub natin ito, sabay silang mamumove. Oh, kahit hindi mo i-merge yung dalawa na 'yan, pwede mo siyang ma-move, ano.
So, yun ang trabaho ng link. O kaya naman, pwede naman right click tapos hanapin mo yung link layers niya. So, yan, malilink natin yung isa't isa. So, itong kasunod niya, tinatawag na style, layer style. Yan. Yan. Gotcha, bitch! Layer style. So, pagka pinindot nyo ito, lalabas yung iba't ibang klaseng effects at style ng layer ninyo. Diba, gusto nyo siyang lagyan ng drop shadow o kaya ng stroke. Ayan. So, sample tayo, guys, no? Sample tayo. Pwede nyo i-click dito. Pwede nyo i-click dito. Ayan, lalabas yung ating dialog box. Kaya naman, shortcut key niya, double click nyo lang yung layer. Double click, tapos lalabas na rin yung ating dialog box. So, customize nyo na lang kung ano yung style na gusto nyong ilagay doon sa object natin. So, sample tayo. Lagay tayo ng stroke. Ayan. Gawin natin white para mas kita na. Lagyan nyo yung size ng stroke niya sa gilid. Ayan. Pwede nyong outside, inside, kaya lagay nyo sa center niya. Ayan. Pwede nyong bawasan yung opacity. Ayan. Lagyan nyo ng drop shadow para mas emphasize yung design nyo. Kikita siya. Ayan. Depende sa design nyo, guys, kung gusto nyo maglagay ng ganito. No? Ayan. Oh, parang nagiging buhay siya, nagiging 3D na siya, no. So marami pa rito, okay? I-discuss ko rin to sa inyo sa ano na lang, susunod na lang. Dito muna tayo mag-focus sa layer, no. So yung kasunod niya, icon, ito yung tinatawag na layer mask. So gamitin natin ito. Click niyo yung layer mask, tapat niyo dun sa layer 2. So, lalabas yung another box dito. Ayan. Paano ba to gamitin? Gamit kayo ng brush. Ayan, brush. Click nyo yung brush. Kaya, tapos, dalawang kulay lang yung pwedeng gamitin dito. Ano? Ayan. White, kaya black. Si white, siya yung, black muna tayo. Si black, siya yung mag-disappear nung ating, layer, ano? Yan. Parang nagiging gradient style na rin siya. O kaya, na-erase na rin natin yung object natin. Yan. Yung white, ito yung babalik doon sa parang binura natin. Yan. So, yung iba kasi, guys, gumagamit sila ng eraser. Pagka eraser kasi yung ginagamit nyo, hindi niyo na maibabalik kung hindi niyo na maibabalik yung binura niyo. Maliban na lang kung i-control Z niyo siya. Paano kung napatong-patungan na siya ng mga design? Ano, humaba na yung history ng nilagay natin. Hindi niyo na maibabalik. Pero kung nakamask lang siya, gagamit ka lang ng brush. Click nyo lang yung mask, tapos pwede nyo na uli maibalik yung i-delete nyo o kaya parang pinaglaho nyo yung design nyo. Ayan. Kaya white, ayan, may babalik nyo pa siya. So yun, ganda naman gamitin itong mask na ito. Ngayon, gamit naman tayo ng adjustment layer. Ito yung adjustment layer natin. So ang trabaho nito para sa mga paglagay ng mga effects doon sa, alam mo, maglalagay tayo ng exposure, ng brightness, ng labels niya. Lagay tayo ng label. I-task natin ito. No? Ayan. Na-adjust natin yung kulay. Na-adjust natin yung contrast niya. Pwede ma-adjust. Yun ang trabaho nitong adjustment layer na ito. Ito naman parang folder na ito. Ito yung groupings o pag-group doon sa mga layer.
Kung gusto nyo na i-separate yung mga layer by, alam mo, mga text lang, puro text, puro mga background, puro mga kung ano yung object na nilagay nyo, click nyo lang yung folder at lalabas na yung ating group. Ngayon, pili kayo ng feed i-group nyo. Ayan. So, drag nyo lang sa loob, tapos pindutin nyo itong ano para para may hide natin yung ilang layer ano. So yan. Yung trabaho niyan, groupings niya. Kaya naman, shortcut key natin, click niyo yung lahat tapos Alt plus G. Ayan. Magigo-group na natin siya. Pwede niyo rin itong rename, i-rename ano. So pwede niyo siyang lagyan text, ayan, para mabilis niyo ma-determine yung inyong design o yung inyong object, mga object ano, mga layer, para madali siyang ma-separate. Ayun. Pagkatapos ito naman na nakikita niyo parang mata dito, ito yung pag-hide siya, ayan, pag-hide, unhide. So, dito pwede ka mag-right click dito at lalagyan natin siya ng kulay. Ayun, mas lalo natin na nade-determine yung ating mga layer. Ano. So, yan ang trabaho ng group, pag-group. Tapos itong kanina, paggawa ng layer, dito naman tayo mag-delete. No? Kung gusto natin i-delete itong ating group, itong ating folder, pwede natin siyang i-delete. Group only yan. So yan na, delete na natin. So pwede rin dun sa keyboard natin mayroong delete, pindutin nyo yung delete, madi-delete na siya. So hindi na kayo bababa dito para mag-delete lang. So yun ang shortcut key ng delete ano, yung sa ating keyboard. So okay na tayo dito sa baba, alam na natin kung anong mga gamit na ito. Dito naman tayo sa taas. Para saan naman itong area na ito? Ayan. Itong area na ito, guys, ito yung ginagamit para hanapin yung isang part ng layer natin. Ano. So, search area ito. Pwede nyong i-separate yung kung naghahanap kayo. Ano. Halimbawa, itong text, kung gusto nyo text lang yung makita dyan sa palette nyo, text lang yung ilalabas. So, kaya naman, kung gusto nyo puro smart object lang yung papakita o image, okay, okay na yan. At dito naman sa baba, pansin nyo dito yung opacity, pwede nyo siyang gawing parang transparent ang dating nya, so nababawasan yung opacity nya, no? Yan, parang naglalaho siya. Yan, same lang din sa fill pag binawasan nyo na opacity. So, dito naman, ito naman yung nakikita nyo yung normal na ito. Ito yung tinatawag na blending mode. Ayan. So, nahati pa ito sa anim na kategory. Nandyan ang normal, darkening, lightening, contrast, inversion, component. So, andito yung ibang pang blends. Ano? Ayan. Sample tayo ng ibang blends diyan. Ayan, nakita nyo. Ayan, nabiblends niya yung background niya. Nakadepende yung kulay niya doon sa background niya. No? So, nag-iba-iba yung kulay. Ngayon naman, ang shortcut key lang na ito, kung gusto nyo mabilis na maghanap, hindi pa isa-isa, ay yung sa keyboard natin yung arrow, up arrow, saka down arrow, no? So, yun lang. Yan. Pwede nyo siyang ilagay. Iba't ibang blends. So, okay na tayo dyan. Itong sa baba, ito yung tinatawag na lock area. Ito yung, nabawa, ito yung lock all. Ayan. Yun yung lock all natin. Tapos, ito naman yung ating lock position. Ayan. Tapos yung lock image, yung lock transparent.
Yan, itong move na ito, yan, naka-icon dyan. Hindi mo siya pwedeng i-move yung layer mo. Pero, pwede mo siyang i-edit. Halimbawa, i-buburahin natin siya. Huwag tayo dyan. Dito tayo. Dito tayo. Dito. Yan. Pwede, hindi natin siya pwedeng i-move. Pero, pwede natin siyang i-edit. Halimbawa, ayan. Ayan, pwede natin siyang burahin. Kaya naman itong, parang brush nito, lock image pixel. Ayan. So, nakalock siya. Pwede mo siyang i-move, pero hindi mo siya pwedeng i-edit. Ayan. So, same lang din dun sa kabila, no? So, ayan, alaman na natin yung trabaho ng mga icon na ito, no? So, may tuturo lang ako sa inyo na konting kaalaman. So, punta tayo sa text layer. Tandaan nyo to guys, ano, magagamit nyo din to balang araw. So, create kayo ng bagong layer sa ibabaw ng text na ito. So, itong layer, i-clipping mask natin ito dito sa loob. So, ang gagawin natin, Ctrl-Alt-G. Yan. May papasok natin siya sa loob ng layer natin. Yan. Para malaman natin, sample tayo, no? So, ayan. Sample tayo. Brush, gamitin natin, brush. Ayan. Ayan, ipasok natin sa loob, eh. Kaya naman, mag-drag tayo ng image. Ayan. Ipasok natin dyan sa loob, ano? So, enter. Tapos, Ctrl-G. So, ayan. Ipasok natin sa loob yung image. Maraming gumagamit ng style na ito, no? So, sana tandaan nyo ito. Ctrl-Alt-G. So, papasok si layer doon sa isa pang layer sa loob niya. Yun. Katapos, halimbawa guys, mayroong kayong ito. Halimbawa, ito yung inyong logo, no? Ayan. Mapansin nyo na meron siyang parang folder dito sa gilid niya. Ito yung tinatawag na smart object. Smart object siya, no? Kasi si smart object, kahit na transform mo siya sa pinakamaliit, ayan. Pagka binalik nyo siya sa dati, pinalaki nyo, hindi magbabago yung quality niya. Ano? Kumpara kung ito ay, guys, naka-rasterize siya. Ayan. Rasterize layer natin. Pag, ibig sabihin, pagka na-rasterize kasi natin, pwede natin siya ma-edit. Pwede natin burahin, pwede natin kulayan, pwede natin na ayan, pwede natin baguhin yung kulay. Ayan. Pag naka-rasterize, guys. Pero kung naka-smart object siya, hindi nyo siya pwedeng ma-edit. Ayan. Ayun. So, ang maganda sa smart object, kapag pinalit nyo siya, yan, hindi magbabago yung quality niya, no? So, pagka naka-rasterize siya, tingnan nyo, pag pinalit nyo siya, permanente na siyang mababago yung pixel quality niya. So, pagka pinalaki nyo yan, yan, nagbago na, parang lumabo na, no? Ayan, magbabago na siya. Kaya, pero kung naka smart object, ayan, convert to smart object. Ayan, pag pinaliit nyo yan, hindi yan magbabago, kahit palitin nyo na palitin yan. Ayan, yan ang kagandahan sa smart object. Madalas ko itong gamitin at mahalagang gamitin ito. Kasi para hindi nagbabago, kasi minsan gusto natin palakin, gusto natin paliitin yung ating layer na ito. Nagbabago kung hindi nyo yung smart object. So, para ma-edit nyo siya, separately na yung ma-edit nyo siya, double click nyo itong dito sa tapat nito, double click, dadalhin kayo nito sa click okay nyo. Dadalhin nyo kayo nito sa next na a few moments later. Next na window, no? Oh!
next na window natin. So dito pwede mo na siyang ma-edit. Ayan. Pwede mo siyang ma-edit. Alam mo, mag-clipping mask tayo na. Ayan. Ito, maglagay tayo ng ibang kulay niya. Gamit tayo ng brush. So ayan. Ayun, nakita nyo guys. Tapos, ang gawin nyo lang, i-save nyo lang ito, no? Save. Tapos, cancel nyo na. Nandun na tayo. Ayan. Dahil sinave nyo, ayan, nakasave na rin siya rito, no? So, yan ang kagandahan sa Smart Object. Pwede nyo siyang ma-edit sa ibang window at hindi na nabubago yung quality niya. So, yun ang magandang tip dito, no? So, yan. Konting kaalaman. Ano. Pagkatapos, guys, meron pa akong gustong ituro sa inyo. No? Limbawa dito sa text, ayaw natin na ganito lang yung text natin. Gusto natin na lagyan pa ito ng arte. No? Lalagyan natin siya ng design. So, right-click nyo lang. Tapos, pwede rin na create a work path. So, gagawa siya ng fat doon sa text. So, pwede nyo siyang i-edit. Galawin tong ano. Ayan. A nyo lang. O kaya, control A. Ano? Shift A. Ayan. May i-edit nyo. May kiklik nyo itong vertex point. Ayan. Ayan. Pwede nyo siyang may edit, no? Ayan. Ayan, pwede nyo siyang magalaw. Kaya naman, duplicate nyo na lang itong text na ito o itong layer na ito, duplicate natin. Ano? Ayan, duble natin. So, dito sa baba, pindutin nyo yung convert to shape. Ayan. Kasi ko convert sa shape, no? Magkakaroon siya ngayon, magiging ano na siya ngayon? Vectorized na siya. Magiging vectorized na siya, no? So, pwede natin itong ma-edit. Lalagyan natin ng design, guys. Ano, ibay natin yung kulay. Gawin natin na magenta ulit. Yan. So, yan. Nagkaka-design siya, no? Kung kayo guys mahilig ganitong design, pwede nyo itong gawin. So, wala naman mawawala sa inyo. Ayun, parang nagkaroon na siya ng design, ano. Ayan. So, pwede nyo pa itong lagyan ng style o ng drop shadow. Lagyan natin ng drop shadow. Ayun, nagkaroon na siya ng drop shadow niya. So, ayan, parang may gumanda-ganda yung design niya, ano. So, ayan. At pagkatapos, guys, hindi ko pala na-discuss sa inyo. Itong layer na ito. Ayan. Pwede natin siyang emerge. Ayan. I-merge natin siya. Right-click nyo, tapos hanapin yung merge. Ayan. So, iisang feature na lang siya. Ayan. So, pangit to guys, na i-merge sa, ano, na, sa rise-to-rise. Maganda na i-merge natin ito sa merge natin to sa smart object. Ayan. Convert natin siya sa smart object. So, ayan. So, magandang ito na lang ang ano natin kasi nga pwede natin siyang ayan. Mapalaki, mapaliit na hindi nagbabago yung quality niya. No? So, ayan.
pwede naman, bahala kayo kung gusto niyo na siya na emerge sa rice to rice. Control E lang guys yung pag-merge, ayan. So pag nagta-transform kayo, direkta na siya dun sa ano, pero pagka pinalit pinalaki niyo, magbabago yung ano niya, quality niya. So yan. So yan yung merge, no. So, ano pa ba? Hanap tayo dito. Ay, naituro ko na sa inyo yung ayan, sa merge, sa rasterize, naturo ko na rin sa inyo yung rasterize, ano. So, tandaan nyo lang guys yung mga tinuro ko sa inyo dito para madali nyo. Ah, mayroon pa pala, ano. Pwede nyo palang gamitin itong vortex na ito kung gusto nyo na baluktutin yung inyong text, kasi ginagamit ng iba. Nag-design din sila nyan. Ayan. Ayun. Pwede nyo baluktukin. Pwede nyo lagyan ng ganyan na style yung text nyo, no? So, yun lang guys, no? Ito lahat, tandaan nyo lang itong part ng layer na ito. At check naman na talagang makukuha nyo yung paggamit sa Photoshop, no? So, may gusto lang ko na ipakita sa inyo guys, no, na example ng layer natin. So, ayan, ito. Naka-groupings na siya. Naka-separated na yung, ano, halimbawa yung logo. Ayan, pagka kininik nyo itong logo. Ayan, logo lang yung mga gagalaw nyo dyan. Ayan. Tapos, itong ating fries. Ayan, sama-sama na siya kasi naka-groupings na siya. Kaya kung gusto niyo siyang i-adjust, mabilis lang siya i-adjust. Ayun. So, ayan. Sample lang ito ng nagawa kong design, ano, tarpaulin design na to. So, ayan lang guys.